Hindi napigilan ang bata ng COVID-19 ang gusto makakumpleto ng simbang gabi ngayong taon. Sa Manila Cathedral nga, pasado alauna pa lang ng madaling araw kanina, may mga deboto na para makauna po sa loob ng simbahan. Live mula sa Manila Cathedral, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Igan, good morning. Bandang 5:40 a.m. nga nang matapos ang misa sa unang araw ng simbang gabi dito sa Manila Cathedral. Pero may mga ilan pa rin na nandito na nagstay para magpa-picture sa harap ng katedral. Ang ilan naman ay namimili pa ng puto bumbong at bibingka hanggang sa mga oras na ito. Alam mo, Igan, mukhang na-miss talaga ng ating mga kababayan ng simbang gabi dahil unang gabi pa lang ay napakarami na ng tao. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nakaabang na sa labas ng Manila Cathedral si Luna Malio. Yan ay para makadalo sa unang simbang gabi. 4 na taon na raw siyang hindi nakakapagsimba. First time ko po magsimbang gabi dito kasi galing po ako ng ibang bansa. Marso pa raw nang umuwi siya rito sa Pilipinas, kaya ang wish niya ngayong Pasko, makapag-abroad ulit. Pag ma-wish mo po, makakamit mo po lahat ng mga pangarap mo. Talagang totoo. Kasi in heartily. Ang first honor naman at una sa pila sa unang araw ng simbang gabi, ang grupo ni Nanay Aida na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Masayang masaya na nandito ako sa katedral. Excited pa nga kami, aga namin dito. 1:30 pa lang nandito na kami. Ay para nasa unahan nga kami, nasa una sa pila. Taon-taon na raw niyang panata na magsimba sa unang simbang gabi, nakasabay ng kanyang kaarawan. Bago pumasok, kailangan munang dumaan sa temperature check. Kailangan din ay fully vaccinated. Maya't maya nga rin ang paalala sa labas gamit ng megaphone. Sa lahat po ng magsisimba ng Manila Cathedral, pakilabas lamang po ang inyong mga vaccination card at QR code ng StaySafe app. Kailangan naman dumaan sa scanner ang mga gamit ng mga magsisimba. Pagkatapos, kailangan i-scan ang QR code para sa contact tracing. Kung wala namang QR code, may mano-mano namang pag-fill up ng information. May mga numerong ibinibigay sa mga papasok para malaman kung saan sila uupo. May kapareho itong numero sa mga upuan. 3 lang ang pwedeng umupo kada hanay. 50% capacity ang pinapayagan sa loob base sa utos ng IATF. Before the pandemic, ang Manila Cathedral ay nagkakasya ang hanggang 2,000 tao. Ngayong pandemic, hanggang 380 lang ang pwede nating papasukin para sa social distancing. 75% naman ang pwede sa labas, kung saan may mga parolo between na nakaguhit sa kalsada, kung saan tatayo ang mga hindi nakapasok. Pwede rito ang hindi pa bakunado. May malaking LCD screen din dito. At syempre, hindi naman mawawala ang puto bumbong at bibingka sa labas ng simbahan. Igan, mismong si Archbishop Jose Cardinal Advincula ang nanguna sa misa kanina. Wala naman naging problema sa mga taong nasa loob ng simbahan dahil dinumero naman yung mga pumapasok doon. Pero sa labas kanina, halos napakarami ng tao, dumagsayong tao kanina. Pero may mga umiikot naman na pulis at mga barangay tanod para patuloy na ipaalala ang social distancing. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe. Buong puso para sa Pilipino.